We'll be having our series break. We're in today, I'll be sharing to you all about our involvement this coming May 13 election. And sa next week po, ay pag-usapan rin po natin yung special message all about our mothers in line with our Mother's Day. And if you may, if you have your Bibles with you, please turn it with me and let's read it all together in Exodus chapter 18, verses 17 up to 23. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good. You and these people who come to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them these decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you, the simple cases they can decide themselves, that will make your load lighter because they will share it with you. If you do this and God so commands, you will be able to stand the strain and all these people will go home satisfied." Tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Panginoon Diyos, na nandito po kami. Pagbulay-bulayan, Lord, at makinig sa iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, Panginoon, na enlighten mo po kami. Buksan mo ang aming isipan, Panginoon, at tulungan mo po kami i-prepare ang aming sarili, Panginoon, at ganun rin, Lord, ang mga citizens of this nation, Lord, this coming election. Lord, let your word guide us, Lord, to select the right leaders, Lord, to vote this coming May 13. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Pagkatapos po ng Exodus na nangyari po sa mga Israelita na si Moses po ang nag-lead, wherein almost 2 million Israelites ang na-lead ni Moses from Egypt going to their promised land. And instantly, si Moses ang kanilang naging judge. Si Moses ang kanilang naging leader. In this passage na binasa natin kanina, it was Moses who selected the leaders who will help him govern the people of Israel. Itong darating na next week, Lunes, itong May 13, 2013, yung mga registered voters dito po sa Pilipinas, pipili po tayo kung sino po ang ating i-elect, iboboto. At nakasalalay dito ang future, ang kapakanan ng ating bansa. Napaka-crucial po, pinagbutusan manan, kakabsat. Kat napaka-crucial, diti aramidon tayo nga pinagbutos tayo. Dagiti karapat dapat nga kandidato nga dapat na maibutos tayo nga magbaling nga panigipwesto. And today, we are not in any way endorsing. Hindi natin po ini-endorse dito po sa church. Ganun rin po sa mga victory groups po natin, hindi po natin ini-endorse kung sino po ang dapat nating iboto. Pero ang paniniwala po natin dito, mga kapatid, is that we are using the Word of God kung paano tayo i-guide tayo kung sino ang karapat dapat nating iboto sa darating na halalan. And let us vote wisely and responsibly as we write the names for those positions of mga senators, mga congressmen, board members, ano pa mga ibuboto natin, mga governors, mga mayors, vice mayors, at saka councilors. Kaya ang mensahe po natin itong araw na to is all about involving ourselves in our election. Napakalaki po ang pwede po nating magawa bilang pong anak ng Diyos, bilang Kristiyano, alagad ng Diyos, at bilang mamamayang Pilipino. At mayroon po tayong part, involvement sa darating na election. At hindi po tayo pwedeng maging passive na lang. That's why we have to vote wisely and, ano sinabi ko na, responsibly. Sa Ilocano, damdamagat tatay ni Carlo, ano ibig sabihin ng wisely? Okay, hindi ibig sabihin na iboto natin si Mr. Wise Lee. Di ba? At dapat ang mananalo ay si Julie. Julie elected. Mga napapakinggan lang natin mga yun sa mga joke-joke, ano? Pero dapat mag-agbutos tayo, kabsat nga, dapat, kunana ni Carlo kanina, dapat nasirib tayo. We should vote wisely at dati sirib. Ang adi sirib ng mangwawais, but we should be wisely, reasonably, and dapat may judgment yung votes natin. And at the same time, we vote responsibly. Nga at dati nakam tayo, nga nanakam tayo nga ag vote dito election. Kinuna ni Franklin Delano Roosevelt, kilala po natin siya as the 32nd President of the United States,
Here's what he said about voting wisely and responsibly. Kinunana, democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to choose wisely. The real safeguard to democracy, therefore, is education. Kaya napaka-importante, mga kapatid, we need to educate the voters so that the people can vote wisely and responsibly. And how we wish, you know, lahat ng mga butante ngayon, araw na to, ay uma-attend po sa victory. Because all throughout Victory Philippines right now, we are preaching, we are sharing the same message. All about involving ourselves sa darating na eleksyon. At kung wala po man, hindi pa man sila makaka-attend sa victory, ay nandito po kayo ngayon, nakikinig at makikinig. And we are talking about the unpopular for the past 4 weeks already. For the past four weeks. And right here, isa na naman pong mensahe po para paano naman tayo pumili ng ating kandidato ayon sa nasasaad in the Word of God. We need to educate. Give your message to your mga kamag-anak nyo, mga kaibigan. Ano po yung dapat nating gawin? O ano ba yung dapat na guide po natin when it comes to our giving our rights of suffrage? Mayroon pong blogger, ang pangalan niya po ay The Ignored Genius. Sinulat niya po ang anim na attitude ng, this is what we call wrong attitudes ng mga Filipinos when it comes to election, sa mga pagbubot. Sabi nga niya, ang terminology niya dito ay mga bobotantes. Sorry for that word, but it's either you are butante or bobotantes. Okay? First, sabi niya, these are wrong attitudes. Sabi niya, sayang ang boto ko, di naman yan mananalo. Sayang ang boto ko, di naman yan mananalo. So, ang iboto ko na lang ay yung siguradong manalo. At sabi niya, anong ginawa mo sa boto mo? Ginawa mong sugal, di ba? Nagboto ka kasi gusto mo, yung iboboto mo, manalo. Pero ano man ang kabayaran ng pagkapanalo ng ibinoto mo? So, hindi sapat na dahilan dahil lang hindi naman winnable, ay hindi mo na iboboto, di ba? Ang question ay, karapat dapat ba siya? Pangalawa, wala pa naman silang napatunayan. Mga bago pa lang yan. Minsan we operate on familiarity. At least ito, alam ko na yung name niya, alam ko na yung pamilya niya. There's nothing wrong about kung galing siya sa, as long as siya ay karapat-dapat, mga kapatid. Bago pa lang yan. Number 3, di ko kilala mga kandidato, bahala na sa makikita ko sa balota. O kung sino makikita ko dun, siya na lang iboboto ko. Marinin raw yun. Marinin raw. That's wrong. Sabi niya, mag-research tayo. Nagre-research tayo. Pag meron tayong gusto tayong bilhin na cellphone, meron tayong gustong bilhin na gadget, nagre-research tayo sa internet. Sa Facebook, ang galing natin mag-stalk, di ba? We're stalkers sometimes. We search for people. How much more we search for the profile? I-search po natin yung profile ng ating mga candidates. Number 5, artista, atleta, sikat yan, kaya iboboto o hindi ko yan iboboto. Diba? Naging popularity ulit. Babalik sa popularity. At saka nasanay na tayo dyan. Marami nang nangyari, marami nang naboto dahil sikat, pero wala naman nangyari sa bayan. Number 6, di na ako buboto, wala rin namang pagbabago. O wala namang magbabago. Pwede ba yun? O wala na lang akong ibuboto sa kanila. Sabi niya, ang comment niya doon is that, ang hindi mo pagboto ay ang direktang pagsuporta mo sa hindi mo gustong kandidato. Kaya tayo po ay magboto this coming election. Sino sa inyo magboboto po kayo? Sino sa inyo hindi po ay magvo-vote? Mga bata dito, mga estudyante po natin. Maganda rin marinig mo itong mensaheng ito para you still, you know, kahit hindi ka nagboboto, is that you are actively participating in prayer and praying and getting involved in yourself in our country's election. So what kind of leaders do we need to vote for this upcoming local election? I believe we can learn from Jethro, the father-in-law of Moses. Isa siyang priest ng Midian, isa siyang leader rin, and he has these following qualities which should characterize the leaders of the people. In Exodus chapter 18 verse 21, sa binasa natin kanina, but select capable men. Sabi niyo nga select. Sinabihan niya si Moses, select, choose. Choose capable men from all people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens.
Sabi niya, select. In other words, you choose. Piliin mo. Choose wisely and responsibly. And while preparing this message, we're looking on doon po sa Google about leadership. And in our surprise, kami ni Pastor Alex, we found the word transforming leaders. It's a new word for us. Maybe it's an emerging word that na ginagamit sa mga sa business or sa organization, but it is very powerful when we saw it na ang transforming leaders ay ikinontra sa tinatawag nating transactional leaders. And I want to show you this table right here about the difference between the transforming leaders and the transactional leaders. Can you show it? Right there. Nababasa ba natin? Yan. Sabi niya, ang transactional leader raw, leadership is responsive. Diba? Nagre-respond lang ang isang leader kung may pangangailangan. Pero sabi niya, ang transforming leaders raw ay proactive. Pag sinabi mong proactive, visionary yan. Tinitignan niya ahead of time, ina-anticipate niya kung anong pwedeng mangyari at kung ano ang magiging problema. That's proactive. It says in here, the transactional leader works within the organizational culture. But transforming leaders work to change organizational culture by implementing new ideas. Transactional leaders, kung anong nangyayari, kung anong kultura, dito lang, dun na lang. Wala nang pagbabago. Pero transforming leaders is that mayroong bagong mga idea. May bagong mga creative and innovations na pwedeng mangyari na pwedeng umimprove ang isang kumpanya, isang organisasyon, o ang isang bansa. How about transactional leaders as employees achieve objectives through rewards and punishments set by leaders? Nagtatrabaho na i-encourage yung mga leaders dahil may pabuya kasi may promotion, kasi malaki ang sahod. But transforming leaders, our employees achieve objectives through higher ideals and moral values. Nai-inspire sila, nai-encourage sila, nai-empower sila. Kaya gumagawa sila, nagtatrabaho sila. Another is that transactional leaders motivate followers by appealing to their own interest, while transforming leaders motivate followers by encouraging them to put group interest first. Itong tinatawag nilang individualized consideration. Each behavior is directed to each individual to express consideration and support. Yung transactional leader, ang motivation, pansarili lamang. Pero yung transforming leaders, ang motivation, para sa karamihan. And lastly, intellectual, sa transactional leaders, management by exception, maintain the status quo, stress correct action to improve performance. While transforming leaders, is that intellectual stimulation promote creative and innovative ideas to solve the problem. In short, ang transactional leaders, mga kapatid, are known as managerial leaders. They are managerial leaders, focuses on the role of supervision, organization, and group performance. Transactional leaders promotes compliance of his followers through both rewards and punishments. Transactional leaders operates in give and take principle. So, isa siyang leader ng isang organisasyon lamang. Pero makikita natin dito na ang transforming leaders engage with their followers, inspires and empowers their followers through their vision and passion. They inject enthusiasm and energy to the people. At mga kapatid, ito po ang gusto nating makita sa isang leader. And if there's one quality of a leader that we have to look for this coming election, is that someone who can transform this nation. Transforming leaders. Transforming leadership. Yan po ang tinitignan po natin this coming election. We select transforming leaders this May 13. And here are the qualities of transforming leaders according to Jethro, the father-in-law of Moses. First, sabi niya, but select capable men from all people. Unang-una, makita natin sa isang transforming leader ay dapat siya ay capable. Sabihin mo nga, capable. May kapasidad. May kakayahan. Hindi lang puro satsat. Hindi lang parang promeso. Diba? Hindi lang isang kandidato o kandidawat. Kunada. Hello? Dapat may abilidad, kabsat. May abilidad po ang dapat leader po natin. Transforming leaders are able to lead. Capable means men and women who are able and strong, efficient and effective,
competent and courageous, fit and qualified. Makikita natin dito si Moses. On the earlier verses, pagbasahin po natin sa Bible po natin, in verses 13 up to 16, nakita ni Jethro kung paano naging successful si Moses sa kanyang leadership. Isipin mo, 2 million people, nililid niya, umaga hanggang gabi, siya lahat ng nagsosolve ng mga problema. Napakagaling ni Moses. Nakita ni Jethro, you are a capable man, you are skillful, you are, ang galing mo, naglaing ka talaga, Moses. Ngam kinuna ni Lord, ngam mali, wrong, daytar aramidam. Sablay, naglaing ka launay, ngam maditar aramidam. You are wearying of yourself. Dadadaulang tabagi, mabannog ka launay, matay ka nga mabiit. You are a one-man show, sabi niya. Sabi niya, select capable men. I-duplicate mo kung gaano ka ka-capable, i-duplicate mo maghanap ka sa mga tao mo kung sino doon ang capable. And when we talk about capability, di ba, may tinatawag tayong physical capability, emotional capability, intellectual, or spiritual. Those are the areas in our lives. For example, itong physical capability, dapat ang isang leader ay strong and hardworking. Efficient yan, effective yan, competent and skillful. Dapat fit and qualified. Kasi napaka-strenuous ang work outside in serving the people, in serving the government. At dapat marunong siyang magless-less ng sleeve niya. He has to roll his sleeves and work with his people. I remember, lumaki po ako sa baryo Dumanpot sa Asinggan. I remember during that time, mayroong kaming pinunong barangay, alam ni Carlo siguro to, pero di ko nasasabihin, naggagod, dito nga barangay captain kakabsat, naggagod nga talaga. Pero amido na, during nung bata kami, merong tinatawag na, ano, digiinan ko, kadaaman ko, matarosan nyo siguro ito, digiinan ko nada, bando-bandilyo, kunada nga eh. During that time, the way of communication is bando-bandilyo. During evening, somebody will, bando-bandilyo, amin tayo, katulong-tulong tayo, ngalinisan iti kalsada. Bando bandilyo, amin tayong tunubigat, gatapan tayo, ijay sinapog, ijay kamarin, tayo aglinis, apan tayo agsamir, ijay irigasyon. And amazing this leader, kasama niya, nagbabando bandilyo, kasama niya ang kanyang mga, what they call, mga CVO at mga kagawad niya. And the next day, makikita mo sila, la, nagro-root sila. And nagsasamir sila. And I can see this man, you know, kung nasaan ang mga tao, nandoon rin siya. Amazing, so hardworking. And no wonder, tumagal siya sa serbisyo at hindi lang yan, umangat pa ang kanyang pwesto. See, transforming leaders as a high level of work performance, high functioning, work and serve with joy in his heart. Emotional capability, dapat mataas yung EQ niya. Diba, meron tayong tinatawag na EQ. Emotional quotients, na hindi madaling mapundit ang taong ito. He must be courageous, yet relational. Dapat naintindihan niya ang pangangailangan, ang kondisyon ng kanyang mga tao. Dapat mayroon siyang mataas na pagrespeto sa kanyang mga tao. Transforming leaders, engage to the people. Respectful to other and considerate to the condition of the people. Hindi siya nagmamayabang at hindi siya magaspang sa iba. Mental capability. He can carry or she can carry the heavy loads and pressure of the people without being rattled. Sometimes pag nandiyan na yung problema, pag hindi mo kayang i-control yung problema, layuan mo na yung problema. Ayaw po natin mga leader na ganon. But we want leader who is responsible, committed to his or to her post. Transforming leaders are proactive, foreseeing and anticipating future problems. Transforming leaders create and innovate new ideas to solve that problem. Ganun po dapat ang makikita po natin sa isang leader. A leader who is capable, that leader is a transforming leader. And of course, meron tayong tinatawag na spiritual capability. And when we talk about spiritual capability, dito po papasok yung pangalawang punto ko, yung sinabi ni Jethro kay Moses, sabi niya, men who fear God. Another quality of transforming leader is what you call fear God, a leader who fears God. Sabi niyo nga, fear God, God-fearing. Sabi niyo nga, God-fearing. Dapat may takot yan sa Diyos. God-fearing doesn't mean being religious. Ngayon, mga kandidato natin, di ba?
pagpakita ng pwedeng makadyos sila, pupunta sila sa mga different churches. Nagiging religyoso sila. It doesn't mean becoming religious. Madaling sabihin na makadyos o religyoso. Subalit, ano nga ba talaga ang tunay na basihan ng isang pagiging God-fearing leader? Ang sagot ko po yan ay yung tinatawag nating moral standard. Dapat ang isang leader ay mayroon siyang isang mataas na antas na moralidad. Moral standard. Makikita po natin yan sa pamamagitan po ng kanyang lifestyle. Makikita po natin yan sa pamamagitan ng kanyang kung paano niya i-handle ang kanyang mga pamilya. Makikita po natin kung paano niya i-handle ang kanyang mga anak. Sabi nga nila, paano niya ma-handle o i-govern ang isang siyudad, ang isang lalawigan, ang isang nasyon, kung mismo ang kanyang pamilya hindi niya maitaguyod. Hindi niya kayang i-govern. A transforming leader is a God-fearing person. A transforming leader is an upright individual, matuwid ang kanyang mga gawain. He does what is right in the eyes of God. He does what is right in the eyes of the people. Ganun po dapat. A God-fearing leader is not being religious, not pious, not spiritual, but keep his moral standard intact. Intact po yung kanyang moral standard. Tignan po natin, who are their companies? Sino yung mga kasama nila? Sino yung mga kaibigan nila? Sabi nga nila, tell me your friends and I will tell you who you are. Doon mo makikita kung anong klaseng moralidad ang meron sila. Tignan natin yung kanilang mga lifestyle. Why do we need to vote for men and women who fear God? Bakit po natin kailangan iboto po ang mga taang mga leader po na mayroon pong takot sa Diyos? Alam niyo po kung bakit po? Kasi sabi po sa Bible that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The beginning of wisdom ng isang leader ay magsisimula po kung mayroon po siyang takot sa Panginoon. Sa Ilocano, buteng kiniapo. Hangad ito DJ, mabuteng kiniapo, yung natakot sa Diyos, kundi ito po yung takot sa Diyos. Takot in a way na ayaw niyang magkasala, ayaw niyang gumawa ng masama, dahil ito ay nakakasama sa kanya, nakakasama sa kanyang leadership, makakasama sa bayan. In Proverbs 8 verse 13 in contemporary version, English version, sabi niya, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance and the path of evil and corrupt speech. Sabi niya, to fear the Lord is to hate evil. Sabi niyo nga, hate evil. Yan po ang dapat nating makikita sa isang kandidato, isang leader, na dapat hindi lang po siya, hindi yung winawaksi niya po kung anuman ang mga pangyayari o anumang mga masamang mga activities na pwedeng gawin niya. The fear of the Lord, or what we call the reverent fear, means hatred of evil, hatred of sin. Because you know, it hurts and it displeases our God. Hindi ito takot sa Diyos, kundi yung natatakot siya dahil takot siya gumawa ng kasalanan, takot gumawa ng katiwalian at kasamaan, takot magnakaw at mangurakot, takot mag-vote buying, at takot magsira ng kapwa-kandidato. And thirdly, sabi ni Jethro, trustworthy men who hate dishonest gain. Pangatlo, mga kapatid, na quality po ng isang transforming leader ay tinatawag nating mapagkakatiwalaan o tinatawag nating trustworthy. Sabi niyo nga, trustworthy. Trustworthy men who hate dishonest gain. Hindi lang takot gumawa ng masama, kundi kinamumuhian at iwinawaksi kung ano ang masama. And in some Bible translation, sabi sa NIV, trustworthy men who hate dishonest gain. Pero sa New King James Version, sabi niya, men of truth, hating covetousness. Men of truth. Nasa kanya ang katotohanan at ayaw niyang mag-covet. Yung ibig sabihin ng covet is that you get something na hindi galing sa'yo. Greediness. Pagnanakaw is covetousness. Men of truth, in Net Bible,
Men of truth, those who hate bribes, nanunuhol. Men of integrity, men who are incorruptible in the Message Bible. Makikita natin po dito ang description po ng mga trustworthy people, trustworthy leaders na pwede po nating ihalal. Hindi po nag-vote buying, hindi po nag-under the table, hindi po nang susuhol, at hindi po nai-influensyahan ng sino-sino lang yan. Transforming leaders, therefore, are principled leaders. They are principled person. May prinsipyo silang tinatayuan, pinangahawakan. Mayroon po silang values sa kanilang buhay. At napakaganda po kung ang value po or values ng isang leader ay galing po sa salita ng ating Panginoon, galing po sa Word of God. Transforming leaders are impeachable. Nasubukan po nating nag-impeach na ng isang leader dahil hindi siya karapat dapat. Pag sinabi mong unimpeachable, wala kang makikita sa kanya. Wala kang reason kung bakit siya hindi dapat siya aalis sa pwesto. And what I like is that transforming leaders are above suspicion. Hindi ka magsususpetsa kung mayroon siyang ginawang mali. At alam mong karapat dapat siya at mapapagkatiwalaan siya. Alam niyo po, ang mga public officials, they have the direct access at saka control sa funds po, sa kaban ng bayan. That's why it is very important na trustworthy po ang ating may halal po this coming election. Transforming leaders are trustworthy. Not only in finances, but also to His promises sa kanilang mga salita. Hindi lang mga promesa. O ito, mga kapatid, paano mo madidetermine ang isang leader ay trustworthy? Paano mo madidetermine kung ang isang leader ay trustworthy? Ask me why. Ask me what. Alam mo kung anong sagot ko? If his wife trusts him. Kung ang kanyang asawa ay naniniwala sa kanya. Paano maniniwala ang buong sambayanan, ang buong baryo, buong bayan sa kanya kung mismo doon sa kanyang bahay ay hindi siya pinaniniwalaan. Napaka-importante po ang leadership po doon sa house. Makikita po natin sa pamilya ng isang leader kung karapat dapat siyang ihalal itong darating na Mayo. Tignan niyo po ang kanilang estilo, kaparaanan, kung paano itaguyod, kung paano i-manage nila ang kanilang pamilya. Ano nga ba naman ang, yes, capable sila, marunong sila, maraming pera, pero marami ring asawa. Trustworthy ho ba yun? Sabi sa Bible, he who is trustworthy with of little will be entrusted with much. Ang isang leader na trustworthy sa kanyang bahay, mapapagkatiwalaan sa kanyang bahay, mapapagkatiwalaan yan sa bayan. Yun po ang gusto po nating ihalal itong coming May 13. Transforming leaders, therefore, are capable, God-fearing, and trustworthy. Yan po ang kagustuhan po natin. Kagustuhan po ng Panginoon ayon po sa banal na aklat. Principle po dito sa Bible na pwede po nating ihalal this coming May. Proverbs 28 verse 12, when the righteous triumph, there is great elation. But when the wicked rise to power, people go into hiding. Kung ang nanalo sa bayan ay transforming leaders, may takot sa Diyos, capable siya, at saka trustworthy, sabi sa Bible, the whole people are parang nanalo sila sa loto. Excuse me the term loto, pero just imagine the elation, just imagine the celebration. Buong sambayanan, nagre-rejoice para sa kanya. In other version, sabi nga doon na, if the righteous prosper, the city rejoices, nagre-rejoice ang syudad. Kung ang mahihalal ay ang transforming leader, ay isang transforming leaders. In New Living Translation Bible, sabi doon that when the godly are in authority, kung ang may halal ay ang mga transforming leaders ay nasa autoridad, sabi doon the people rejoice, but when the wicked are in power, they groan. Pero ang may halal po ay yung mga hindi po karapat-dapat, kawawa po ang bayan, kawawa ang taong bayan. Please do not vote according to popularity, mga kapatid. Please do not vote according sa mga survey, popularity surveys, or self-serving request by their friends and relatives, or vote buying, but vote according to your conscience. Vote according to your own conviction, and vote according to the
competency, capability of that candidate. Napakalaki po, mga kapatid, ang desisyon na gagawin po natin in the next 2 weeks to come, looking forward sa direksyon ng destiny po ng ating bayang Pilipinas. Sinabi po ni Lyndon B. Johnson, ng 36th President of the United States, sabi niya, "The vote is the most powerful instrument ever devised by man for breaking down injustice and destroying the terrible walls which imprison men because they are different from other men." It is our choice now. It is in our hands to break that injustices and to promulgate, you know, freedom in this nation. And we have to vote wisely and responsibly, mga kapatid. Amen po ba? Oportunidad po natin ito at responsibilidad po natin, mga kapatid, para mabago ang ating bansa sa pamamagitan ng paghalal ng isang transforming leader. As I end today, we ended up last week about Manuel Quezon, our Commonwealth, the first Commonwealth President. Kung paano siya gumawa ng impact in his generation, in his leadership, way back World War II. Kung paano niya tinulungan ng mga Hudyo. It's a very powerful story that we can put in there in Philippine history ever. Pero napakaganda po ang kanyang programa pag titignan po natin. In the Philippine Civics and Ethics Code, as promulgated by Manuel L. Quezon, the first president of the Philippine Commonwealth, naglagay po siya doon yung mga values niya, kung ano yung kagustuhan niyang mangyari dito po sa Pilipinas. If you may, pwede niyo pong i-browse yun sa internet. Marami-rami po yon. Pero this time, I just want to give you 3, one in the top, one in the middle, and one at the end. The first, sabi niya, "Have faith in divine providence that guides the destinies of men and nation." Sabi ni Manuel Quezon, in-acknowledge niya na it's only God, the sovereignty of God, the provision of God, it is only God, our faith in God, can guide us into the destiny, into the future of our nation. Sino-sino natutuwa sa inyo, natutuwa kayo ngayon na nag-i-improve po ang ekonomiya ng bansang Pilipinas? Ito po ang nangyayari po. At dapat po natin i-acknowledge. At ang isang leader ay acknowledge niya na mayroong Diyos na nag-akda ang lahat. At siya ang kaya magpapabago ng ating bansa. In the middle of it, I selected this. Sabi niya, "Love your country, for it is the home of your people, the seat of your affections, the source of your happiness and well-being." Napakaganda po. Its defense is your primary duty. Mayroon tayong responsibilidad, mga kapatid. Idepensa po natin. Protektahan po natin ang ating bansa. Be ready at all times to sacrifice and to die for your nation if it is necessary. What a powerful values and principles and message from this man. And at the last portion of it, sabi niya, "The vital lesson we must learn from our past is that we can triumph if we only persevere. The Filipino people, by grit, hard work, and faith in God, will march forward to fulfill their destiny." Well, we believe here that the Lord has a great destiny in this nation. Mayroon pong mga propesya po na nangyari po 10 years ago, 15 years ago in our country. Sabi niya that the Philippines will become one of the great nations here in Asia, even lalagpasan pa natin ang Hong Kong. And we're coming in, mga kapatid. Something is happening in our government, in our economy today, in our country. Only that, again, this coming election, we come together in unity, in unison, and pilihin po natin ang karapat dapat na mayhalal. Let us pray for God's sovereign guidance over the people as they vote this coming election. The sovereign guidance, ikararag tayo kaabsat. Usto dagi na pasamakan, nahidwaan, patayan. Butanti ka o hindi, kapatid, you can be a part of this. You can be involved, actively involved, this coming election. I want to show you these 3 applications that you can do while we have another week, 1 week po na pag-isipan po natin. First is that, study well the profiles of the candidates. Pag-aralan po natin ang kanilang mga profiles. Search in the internet. Search their family background. Search their family, who they are. Pray for honest and orderly and peaceful election. Panalangin po natin na maging peaceful po, orderly, at maging honest po ito. Gagamitin na po natin ulit yung PICOS machine.
that I believe, pag-pray natin na walang mangyayaring kapalpakan sa Picos machine na yan, and everything will just go well. And prepare a list of candidates that you will vote for all on May 13. Make a list. Hindi po tayo pupunta sa precinct po natin na wala po tayong mga list. It would help us so much so that we will vote wisely and responsibly. We will vote with our conviction, with our conscience. Gagawa tayo ng lista na say, Lord, sino ang karapat-dapat? Lord, siya, dahil naniniwala ko sa kanya, siya isang transforming leaders. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba, kakabsat? Okay ba din nga pa magmaga about our election this coming May 13? Take home po natin, choose transforming leaders who are capable, God-fearing, and trustworthy. Okay, pwede mo bang sabihin sa katabi mo, choose transforming leaders, come on, who are capable, God-fearing, and trustworthy. Okay ba? In Jesus' name. Tayo po itumayo, manalangin po tayo. Alam niyo, looking for a transforming leader, sino ba talaga transforming? Is there any perfect transforming leaders? Sa totoo lang po, if there's anyone who is a transforming leader, ang example ko po dyan ay walang ibang kung ating Panginoong Hesukristo. It's our Lord Jesus Christ. Sinabi ni Manuel L. Quezon, one of our duties that we are more than willing to die to protect our nation, even to the point of death. We will sacrifice for this nation. And the Lord Jesus Christ sacrificed so much. The Lord Jesus Christ died not only for Philippines, but the Lord Jesus Christ died, namatay ang Panginoong Hesukristo sa buong nation of the world. Namatay siya sa buong sanlibutan. Iniligtas niya ang buong sanlibutan. Kung ang Panginoon ay kayang iligtas ang buong sanlibutan, kaya niya rin iligtas ang bansang Pilipinas. Sinabi niya sa kanyang banal na salita, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, turn their wicked ways and seek my face. Sabi ni Lord, I will hear from heaven. I will answer their prayers and I will heal their lands. We're here today, brothers and sisters, because of what Jesus Christ did on the cross. He saved us. He saved the world. He can save our nation as well. Lord, today, God, we are here. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo, sa iyong banal na salita. Transforming leaders. If there's someone, Lord, who is a transforming leader, ikaw yun, Panginoon. Pero Lord, walang perfect na leader, Panginoon, or candidate na meron ngayon. Pero Lord, you can guide us, O Lord, today. You can guide us in this coming election. Some of us, Lord, di pa namin alam kung sinong ibuboto namin. Some of us, Lord, we don't want those candidates. Ano ba talagang gagawin namin? Some of us, Lord, baka yung parang sinabi ka na yung bobotante, so Lord, bahala na dyan. But Lord, help us today. Lord, we want to get involved, actively involved, Lord, this coming election. Because, Lord, you love this nation and you will heal this nation. Lord, we want to get involved, God, because we love this nation as well. And we want this nation to prosper. We want this nation to go to the next level. Lord, thank you, God. And even today, bilang anak, mga anak ng Diyos, why not let's declare the sovereignty of God in this nation? Let's declare the dominion of God over this nation. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa iyong banal na salita, Lord, na pinagpalang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Lord, today we declare, Lord Jesus, that you will rule and reign, God, in this nation. Let your dominion, Lord, your sovereignty, Lord, this coming election, Lord, will come. Ikaw ang manguna, Panginoon. I-guide mo, Panginoon, bawat isa po sa amin. Speak into our hearts, Lord. Speak even to our conviction, Lord, and even our consciences. Kung sino ang karapat dapat naming ihalal, Panginoon. Lord, enlighten your people. Enlighten us today. Open our hearts, open our minds. Even those brothers, Lord, na wala ngayon dito, and even citizens, Lord, of this nation. Lord, we pray, Lord, help us, Lord, to vote wisely and responsibly, to select transforming leaders who are capable, God-fearing, Lord, and trustworthy. We want to see upright leader, Lord, righteous leader, Lord, so that this nation will rise up, Lord, once again. Thank you, Lord. Lord, we lift you up, O Lord. We lift your name up high and we lift you up, O Lord. This coming May election, tinataas namin, Panginoon, itong date na to. Lord, let your presence, O Lord, covers and protects
every precinct, O Lord, every barangays and municipalities, O God. Cover them, Lord, with your protection, with your peace and order, Lord. Let there be honest election, God, this coming May. And Lord, thank you, Lord, today. Thank you, Lord. As you transform this nation, you will transform us. Pastor Fidel mentioned a while ago that probably we have been already considering some candidates who will be, you know, writing or already have some, you probably have chosen some. And I believe, you know, as spiritual leader here in Victory Ordinet, I believe, I felt like having the responsibility of just sharing you this quickly before we leave. We have a strong policy in Victory that we are not going to endorse candidates except for Victory members who are running for office. If Victory members are running for office, definitely, mahihintay nila, marireceive nila ang endorsement natin. Why? Because we simply believe that their lives have been transformed, their lives have been changed, and the Lordship of Jesus Christ is evident upon their lives. And there are a couple of our members who are running for office. Probably not here in Ordineta, pero may mga members po tayo na tumatakbo ng, for public office in Villasis, like Cheryl Tan is running for office as a counselor. I think this is her second term. Ito yung mga taong tipong gusto natin suportahan. Na alam natin na hindi man perpekto, pero nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, oo, nagkakasala, katulad nating marami, pero alam natin na kung sakaling nagkamali man, meron siyang tatakbuhan na Panginoon na hihingi niya ng guidance. We have people for the national candidates, okay, whom we know are Christians. Hindi man sila taga Victory, pero Kristiyano. Idagdag natin sila. Kasi sabihin natin na daw ang Kristiyano, dapat hindi pumapasok yan. Kaya nga nagkakanda loko-lokong politika kasi walang Kristiyano eh. Kaya nga marumi ang politika kasi walang Kristiyanong tumatayo. Nag-aayos, nagbabalance. And I believe as a pastor, I believe as early as now, kung meron na po kayong mga kandidatong nakalista, you double check them. Baka meron po kayong mga nakakaligtaan na mga dapat nandoon na wala pa. Huwag po kayong matakot na dahil bago, lahat ng mga luma nagsimula bago. Huwag kayong matakot na baka wala lang gawin yan, uupo-upo lang yan. Hindi po natin malalaman yan hanggat hindi nakaupo. Baka sakali nga naman may gawin na maganda. Sa kanyang termino. Yung mga binigay po natin mga guidelines, titignan po natin honestly. Kung titignan po natin, baka wala nga talaga tayong may sulat sa balota. Sino nga ba talagang capable? Sino bang God-fearing? Sino bang trustworthy? Minsan sabihin natin, Pastor, mukhang wala nga talaga ditong papasa. Pero, ito maganda rito. Siguro piliin na lang natin yung pinaka-best sa tingin natin na ayon sa ating konsensya, sa ating paniniwala. At pagkatapos niyan, hindi pa ho natatapos ang ating responsibilidad bilang mamamayang Pilipino at bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Manalangin tayo na sa kanyang pag-upo, sa kanyang termino, na naway maging maayos, magkaroon siya ng karunungan na nanggagaling sa Panginoon, na makagawa siya ng mga tamang desisyon. Na hindi lang siya pipirma dahil lahat pumirma. Pero mag-iisip siya ngayon. We're not looking for perfect candidates. We're not looking for perfect leaders. But we're looking for leaders who are competent. Competent. Kaya niya. Amen? And that is our responsibility. Yun po yung responsibilidad natin. Huwag nating i-boycott ang election. Kasi sayang yung boto. Baka lalo lang mailuklok yung mga hindi dapat umupo. Di po ba? Huwag natin sayangin yan. Meron na pong kwento. You know, please allow me just a little bit. This is a true story. I don't have to mention it, who did it. Pero this is a true story. A person came to
the city office, to the mayor's office. Mahirap, pobre. Pumunta kay mayor, humingi ng tulong. Hinarap ni mayor yung tao. No? Hinarap naman niya. Tapos sinabi ng tao na ganito, kailangan ko ng tulong, so on so forth, etc., etc. Ganon. Total mayor, sinuportahan naman kita ng election. And then the mayor replied, ba't ka pa humihingi ng tulong, nabayaran na kita? Tapos na ang bayad mo. When I heard the story, it broke my heart. Ang tanong, magkano bang binayad mo? The mayor did not even care to ask, what's the money for? How can I help you? But the mayor didn't realize it was a life and death situation for that person's child. Sadly, the child died. Walang tumulong. Sino nagpaupo doon kay mayor? Mga tao. Mga taong hindi nag-isip. Mga taong hindi nag-consider kung anong dapat, kung sino ang dapat nandoon. This is just one of the many stories. And sometimes, you know, as a citizen and as a Christian, our hands are tied. Wala tayong magawa. Paano pa tayo tutulong? Paano pwede man natin gawin? Sabihin ko sa inyo, now, on May 13, we can do something. And I hope each one of us, as followers of Christ, we would be discriminating. If there's one time that we have to be discriminating, this is the time that we have to be discriminating. Ito hindi pwede, ito pwede. Ito dapat pumasok to, hindi dapat pumasok to. At hindi na dapat pumasok ulit. Alam natin kung sino yung mga yun. This time, let's use our... I'm not endorsing anyone. Gamitin natin tong coconut natin. Walang ano doon, ha? Gamitin natin to. Mag-isip tayo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Amen? Pwede mag-pray? Pwede ba tayo mag-pray? Panginoon, kami po ito lumalapit sa'yo. Lord, hindi lang po kami. Lord, kung ano po yung narinig namin sa linggong ito, naway, maihatid namin itong mensaheng ito sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, sa aming mga workmates, Panginoon. Lord, mailatag namin itong Bible principle, Panginoon, sa kanila upang magabayan ang bawat isa, Panginoon, sa kanilang pagpili ng kanilang kandidato, ng kanilang leader. Panginoon, dalangin ko po na gamitin mo kami na i-endorso, Panginoon, kung ano ang tama, ano ang dapat, sino ang dapat nandoon. Lord, i-endorse namin, Panginoon, ang iyong salita na nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng liwanag sa amin. Naway, ang iyong salita, Panginoon, ay siyang magbigay rin ng buhay at liwanag sa aming bayan, Panginoon. Lord, we come to you today, even as we leave this place. I pray, God, that each one of us, Lord God, will be active in endorsing, Lord, on what is true and what is right. We thank you, God, for this day. We honor you. We give you praise, Lord. Thank you, God, that you are sovereign over our nation. You are sovereign over the Philippines, Lord. Ikaw ang Diyos ng aming bayan, Pilipinas. At lahat ng ito, tinataas namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.